Pag-uusapan natin sa video na ito ang tungkol sa isang teorya na may kaugnayan sa mahiwagang lunsod ng Atlantis. Alam naman nating matagal nang hinahanap ang dakong ito sa lumipas na mahabang panahon. Ngunit sa ating panahon ngayon ay laganap ang isang konklusibong dako na di umano'y ito nga daw mismo ang lunsod ng Atlantis na matagal nang hinahanap. Yan ang ating tatalakayin dito lang sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Simulan na natin. Lingid sa kaalaman ng iba, ang dako ng Atlantis ay nabanggit o napag-uusapan na sa panahon pa lamang ni Plato. Si Plato ay isang Greek philosopher na nabuhay sa pagitan ng mga taong 428 BC hanggang 347 BC. Base sa paglalarawan sa Atlantis, ang dakong ito ay maunlad, mayaman at sibilisado sa panahong ito ay eksistido pa sa mundo. Mayabong na pamumuhay at kultura ang laganap sa Atlantis na makikita din maging sa mga mamamayang naninirahan dito noon. Nga lamang, dahil sa isang pangyayari ay biglaan na lamang nawala ang maunlad na dakong ito. Ni isang bakas ay wala itong iniwan na siyang nagpahirap sa mga nagdaang panahon upang ito ay mahanap. Subalit, sa kabila nito ay maraming grupo pa rin ng tao ang nagtangka na ito ay hanapin dahil sa umaasa ang mga ito sa kayaman ng kanilang tatamuhin sakaling matagpuan nila ito. Ngunit, isa pa sa nagpahirap sa mga taong naghahanap dito ay ang samot-saring teorya ng mga lokasyon na di umano ay kinalalagyan na nito ngayon. Matatagpuan sa Mauritania, Northwest Africa, ang isang lokasyon na ngayon ay pinag-uusapan na di umano'y dito raw makikita ang Atlantis. Tinatawag ang dakong ito na Eye of Sahara o sa isa pang tawag na Richard Structure. May sukat itong 40 kilometers in diameter at malinaw na mamamasdan dito ang malawak na lupain na nasa hugis pabilog. Mayroon itong iba't ibang uri ng kulay na dito iniuugnay ang paglalarawan ng pagkakahulma ng Atlantis. Base sa napapanahong teorya, ang Richard Structure ay mayroong apat na level, samantalang ang mga bakas na kulay puti sa lupain ito ay ang katunayang pinalilibutan o hinahati ng katubigan ang apat na level na ito, na siya namang tugma sa forma base sa description kaugnay sa lugar ng Atlantis. Liban dyan, mapapansin din sa paligid ng kabilugang ito ang iba't ibang forma ng lupain sa gilid nito, gaya ng mas mataas na lupang ito na siyang katunayan ng paglubog ng Atlantis bunga ng tsunami dahil sa isang pangyayari na ang ibang dalubhasa ay iniuugnay dito ang bahang gunaw sa panahon ni Noe. Sa bahagi namang ito ay makikita ang dalawang bakas ng lupa na magkakulay sa kanan at kaliwa na ito ang pinaniniwala ang cliff na nasa pagitan ang pasukan patungo sa mahiwagang lungsod ng Atlantis. Tanong kaibigan, bukod sa Richard Structure, saang lokasyon pa ang nalalaman mong maaring pinaglalagyan ng Atlantis ngayon? Kung may pagkakataon ka, isa ka rin ba sa maghahanap dito? Gusto kong mabasa ang sagot mo sa ibaba, pakisabay na din ang pag-follow mo.